hapon mga palangga. Welcome to Mamay's Garden. Ang ating channel ay tungkol sa mga pag-aalaga ng mga halaman, paano ito palaguin at iba pang usapin na may kinalaman sa mga halaman. Sa hapong ito, may dalawa tayong tanim na nasa table na ating iriripat. Ito mga palangga ay galing sa ibang lugar. Nabili ko to doon sa Bukidnon. Itong ating red cardinal. Napakaganda mga palangga. Itong isa ay red moon. Hindi ito golden melanonin. Itong golden melanonin ay mahaba ang kanyang dahon. Ito siya hindi pabilog. Hindi pa lumalabas ang kanyang red dahil ito ay bagong sibol na dahon pa. Ang palatandaan na ito ay red moon dahil narito ang kanyang mga shades na red na lumalabas na dito. Ang red moon, later, magkakaroon siya ng red sa isang tabi at green naman dito. So, hindi pa siya lumalabas, kaya kailangan natin siyang iriripat upang maging mataba sila at magiging malusog dahil mga palangga. Sila'y napapagod sa travel ang layo ng Bukidnon. At saka kung makikita natin, parang matamlay pa sila, oh. Tingnan ba natin? At saka nasusunog pa itong dahon ng isa, ito namang isa ay naputol. Kaya sa hapong ito, ating iriripat ang dalawang tanim na ito na sana'y sila din ay maging magaganda na tulad ng aking mga philodendron dito. Ayan mga palangga, makikita natin ang mga golden melanoni na nung una ng ating iripat, ganito na siya ngayon, kaganda. Ito namang ating cherry red, napakaganda na niya ngayon. Pwede na natin siyang kukunin, no? May lumalabas na ito. Ito namang ating tricolor na mula doon sa mother na pinutol ko, ito na yung anak, bagong anak, napakaganda na niya, oh. Tapos ang ating mga royal queen ng ating ipropagate, meron tayong video nito, ito na sila ngayon, napakaganda nila. So, at saka ito pang last, itong pink princess, tingnan ba natin, oh, ang pink princess, mga palangga. Ayan siya, very inspiring na, napakaganda. At ang ating chocolate impress. May dalawa ng anak. So, napakaganda na. So yan, aki silang iriripat upang ang dalawang ito ay magiging tulad din nila na magiging maganda at masaya sa kanilang bagong tahanan. Sa kanilang bagong lokasyon. And so mga palangga, ating simulan ang red Congo. Iba yung red cardinal. Iba yung black cardinal na meron tayo sa likod. Tingnan ba natin ang black cardinal dito? Ayan siya. Tinatawag siyang black cardinal dahil mula pa lang sa stalk niya hanggang sa kanyang mga dahon, makikita natin na black siya. So ngayon, ang aking black cardinal ay hindi na nag-iisa. Meron na siyang kapatid na red cardinal. Kaya mga palangga, yun na, atin siyang iriripat. Kung ating ding itong tinatalakay noon, yung mga ating mix ng ating mga philodendron, ito na siya mga palangga. Meron siyang rizal, meron siyang sodas, at kaunting manure. Yan lang tatlo ang ating komposisyon ng ating gagamitin na potting mix para sa ating dalawang tanim dito. Okay? Simulan natin. Ayan mga palangga. Kasyang-kasya ang isang palangganang potting mix para sa isang tanim. Ayan siya. Alam niyo mga palangga? Naku! Basta tanim. Si Mama ay kahit hindi naman bili ng bagong damit, bagong sapatos. Basta magkaroon lang ako ng bagong tanim. May kamahalan siya. Basta yung ating mga cardinal.
araw. Nakikita naman talaga natin sa internet sa cardinal ang kamahal. So, but we love plants. Yan na yan siya. Bahala na, kahit mahal. Okay, ililipat na natin. Anyway, marami na siyang roots, mga palangga. Ayan ang kanyang mga roots. Ang ganda. So, ililipat na natin siya. Ayan na, mga palangga. Galing, madali lang. See to it na hindi natin siya itanim na napakalalim para hindi malalanta ang kanyang mga hindi malalanta ang ating ang mga puno niya, hindi malalanta ang gigilig natin. Kaya dito sa taas at lang ang laban ng tatanim. So yan na ang ating red cardinal. Hopefully, ito ay lumago at pwede din tayo makapag-propagate ito at ito din ay dadami. Alam nyo, yung aking black cardinal, marami na akong na-share sa iba, nakapag-share na ako at saka nakapag-benta na rin ako sa aking black cardinal. Ang aking black cardinal ay nabili ko pala doon sa Davao. At ngayon, sa Bukidnon. Okay, pagkailan na siya mga palangga. Ang sunod ay ang ating red moon. Sa red moon naman, pareho pa rin ang kanyang potting mix. Ang dalawang ito ay pareho lang. Ayan siya. Ayan mga palangga. So, ito ay napakaluwag ang kanyang composition dahil ang ating mga philodendron ayaw nila sa mga potting mix na hindi makagalaw ang kanilang mga roots. Kailangan maluwag upang ang kanilang mga roots ay makagalaw at nakapagtulong din ito, nakakatulong din ito sa kanilang paglago at kanilang pagpapit. So established na pala ang mga tanim na ito. Hindi din sayang, hindi pa sila. Ito din isa, oh. Dami na niyang roots. Hindi ko say established talaga, oh. So, thank you, seller. Napakaganda ng tanim. Buhay na buhay na siya. Mga palangga. Hindi din sayang. Tingnan natin kung ilang linggo kaya o ilang buwan na pwede na rin siyang itatkat itong ating red moon. Ang red moon, nakikita ko ito sa Facebook na ganda niya pag lumalabas na ang kanyang red. Ito raw ay kailangan natin siyang ilagay sa lokasyon na matamaan siya ng araw pero indirectly para lalabas ang kanyang red sa dahon na ito, mga palangga. Kasi ayan, ang umuspong na bagong dahon ay para siyang light green. So, sana ay lalabas na ang kanyang red para lalo siyang maging ganda. So, yan siya ng palangga. At pagkatapos ito, hindi natin siya pwedeng biligan araw-araw. Biligan lang natin siya. Pagtansya natin, tuyo na at saka na natin siya biligan. Okay? So, tapos na mga palangga. Nandito na ang ating dalawang tanim. Yung ating red moon at saka ang ating red cardinal. Okay? So, yan ang mga palangga. Tapos na po tayo sa ating pagliripat sa dalawang tanim. Sa inyo pong lahat, marami pong salamat at huwag kalimutang i-subscribe ang Mamay's Garden upang maging updated kayo sa lahat ng usapin sa channel natin. Okay, mga palangga, bye-bye!